kaya na nga, i-test drive natin tong demo, tong Sportster S ng Harley. Bukan natin. Ini-prepare lang. Oh, ayan ha. Bagong vlog natin ngayong araw na ito. Lupit. Itong Harley na Sportster S, di ba? Kita niyo naman. Ito naman yung GS 750. So, kita niyo yung size comparison. Mas pareho lang ang haba, almost. Actually, mas mahaba ng konti itong Sportster S. Pero mas mataas yung GS. Okay? First time na masasabi ko dito sa pagmamaneho nito. Eh, grabe. Ma, kung hindi ka pa nakakapagmura, mapapagmura ka talaga dahil sa sobrang bilis. Noong una, meron tatlong modes yan, diba? Road tapos sports. Una, road lang. Alam mo, naiiwan na yung ano, yung katawang ko pag umataw. Yung torque niya, grabe, ang bilis talaga. Iwan ka talaga. Ha? May iwan. Gumaganong ka eh, diba? ulit. Ganun eh. Pero nung sports ko na, nako, hindi lang katawan mo maiiwan, pati kaluluwa mo maiiwan. Ang lupit, as in, talagang bilis, talagang pinanindigan niya yung pangalan niyang Sportster. So, yun ang isa masasabi ko. First impression, sobrang bilis, sobrang lakas ng torque. As in, segunda ka pa lang, iwan mo na lahat ng sasakyan at motor. Ito, kanina nga, may nakasabay tayong sports car sa ano. Ewan ko kung ano bang sports car. Lamborghini ba yun? O Ferrari? Di ko alam. Basta, alam mo, yung bilis niya. Nung nakakita ko, humataw bigla. Hinabol ko. O, yun. Mas mabilis tayo makasingit dahil di sila nakakasingit. Pero, ganun siya kabilis. Talagang masasabi mong sports. Kaya nga Sportster, di ba? Sports bike. At the same time, malayo siya doon sa Harley. Kasi, di ba, dati may softtail standard tayo na Harley. Mabilis din naman yung malakas din ang hatak nun. Pero, eto smooth na talagang, ewan ko, hindi ko madi-describe eh. Kasi, di ba, meron tayong R9, meron din tayong GS. Iba, okay? Iba yung bilis nito. Maniwala ko ay sa akin. Magugulat ka talaga, lalo na yung sa sports mode. Wow! Lupit! Ayan. Ang medyo hindi ko lang nagustuhan. Ito hindi lang naman nagustuhan dahil hindi naman kasalanan ng motor. Kasalanan ng legs ko, medyo maikli. Eh, sobrang ano. Nahihirapan ako nung naka-forward kasi nga, maliit lang ako, 5'6 lang ako. So, mahirap yung naka-forward.
So, although meron ka namang mabibili na pang mid, pwede mong gawing mid siya. Sabi na dito. Siguro kung ganun, sarap siguro nito. Talaga. Kasi pag yung naka-forward, medyo inaalalayan ko kasi para akong madudulas na gaganon. Eh pagka naka-mid siguro to, sarap nitong ihataw talaga. Kasi yung, eto, hindi ko tinry ha, pero almost. Yung 150 niya, wala pang 10 segundo, liliparin mo nun. So malupit talaga. Okay? Tapos ano pa ba? Ang ayoko lang yung medyo naka-forward. Bitin yung ano ko eh, bitin yung paa ko eh, yung haba ng legs eh. Oh. Tapos yung isa pa, medyo hindi ko nagustuhan lang, ha? Eh, siyempre yung init. Eh, siyempre, 1,250 yan, diba? Medyo mainit lang, okay? Which is understandable sa mga big bike. Kasi kahit naman yung GS ko, sobrang init to. Hindi mo talaga pwedeng gamitin yan sa traffic. Eh. Talagang mainit. Kanina nga, nung naiinitan na ako, parang gusto ko nang bumaba eh, kasi medyo mainit talaga sa legs. Yung traffic ha, yun yung traffic na sa traffic lang naman. Pero sige, we'll see. Pero basta kung magustuhan ninyo itong Harley, sabi ko sa inyo, itong pinaka mabenta ngayon, itong pwede kayong pumunta dyan kay JJ Angara dyan sa Harley sa may BGC. Very accommodating. Ma-explain niya talaga kung ano yung mga dapat na bilhin niyo para sa Harley niyo, kung ano yung gusto ninyong klase ng Harley, kung ano yung gusto ninyong klase ng motor. Doon. Ako, in the future, nagpa-plano akong bumili nito. Medyo pag-ipunan lang natin. Pero yung gusto ko yung naka-mid. Okay, para medyo... Kasi ano eh, panalo ito sa sinitan. Panalo ito sa ano. As in... Parang ako, yung R9 ko, yung na ginagamit ko pag city riding lang, yung R9. Tapos, ito pwede ito. Yun lang ang talagang kailangan naka-mid siya. Yun lang ang complaint ko. Dahil nga, malito ako eh. Medyo pagka 5-6 ka, medyo mahirap yung ganun mo. Diba? Pero lahat, grabe. As in, kuha ko masay. Pati sa banking, bumibanking. Kasi laki ng gulong nito. Tingnan mo, lupit to. Di ba? Oh, ganda ng gulong. Tapos, siguro nga maganda at palitan ko para maging tail tie disc, di ba? Hindi ito nakalagay. Hindi ko alam kung may ganun, ha? Huwag kang magmagaling. Banat ba? Ilaw, hindi ka rin bibitinin sa LED. Tapos yung gulong sa harap. Ang sarap, panalo. Wala man sabi, panalo talaga. The best. Ha? So, kung gusto nyo yan, sabihin nyo lang kay JJ Angara, panalo yan. Maniwala ko kayo.